Chinese Army General, mga kapatid, no, binalaan daw ang US, hindi daw sila takot makipaggera, no, sa Amerika. Malaking gera to, mga tol, no, pag nangyari. Ayan, binasa lamang natin yung title dito. Mula kay Melvs Castle, mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan natin, topic, kung saan ay pinag-uusapan natin at binibigyan natin ng reaction and commentary ang mga issue na may kinalaman sa ating soberanya, mga tol. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, nakalagay po ang link sa ibaba sa may description box. Puntahan mo rin syempre ang channel ni Melvs Castle. Subscribe ka rin sa kanya. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Diretsahang pinagbantaan ng Chinese Army General si US Defense Secretary Lloyd Austin III. Oh? Dudurugin raw ng People's Liberation Army China ang US kung ipagpapatuloy nito ang pagsuporta sa Pilipinas sa pagnanakaw ng Chinese. Tapong, no? Kala mo talaga kaya nilang gawin, no? Kung ipagpapatuloy nito ang pagsuporta sa Pilipinas sa pagnanakaw ng Chinese territory. Dito hindi raw hahayaan ng China ang sino mang magtatangkang umagaw sa kanilang pagmamay-ari. Kung pakikinggan mo lang at hindi mo nakikita yung galawan nila, masisindak ka rin, no? Pero mga tol, sa hinaba-haba ng history ng ating mundo, mga tol, alam natin, mga tol, kung sino yung mga bansang hindi nambabluff lang, 'di ba? Yung mga bansang may kapasidad talagang manakop kahit nung unang panahon. Oo, malakas sila, mga tol. Malakas ang China. Kukumpara natin sa ibang mga bansa, marami silang army, malaki ang populasyon nila, mga tol. Pero alam natin kung ano yung mga issue sa loob ng bansa nila na kahit ipilitin nilang itago o kahit ipilit itago ng komunistang bansa, mga tol, lumalabas pa rin yung mga issue nila na nahihirapan din sila. Diba? At etong Western country, hindi lang Amerika, mga tol. Andiyan dyan yung NATO pa, diba? Western country, iba-iba yan, mga tol. Talagang, alam mo yun, kung sasabihin nilang dudurugin nila ang Amerika, mga tol, baka magkabaliktad yung sitwasyon. Hindi kami natatakot sa US. Ayun yan sa Army General. Binalaan rin ito sa AFP Chief Romeo Bronner na pag once na na-activate na ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty, hudyat na raw yon ng isang malaking gulo. Kaya mag-isip-isip raw si AFP Chief Bronner. Dudurugin raw o wawasakin ng China ang sino mang isasama ng Pilipinas, kahit Amerika pa yan. The Chinese people and the People's Liberation Army will never allow any external forces to interfere in China's external affairs or invade China's territory. The People's Liberation Army has made all preparations. It is ready to resolutely crush any interference and aggression by any foreign enemy. Anong pang-TV ka lang eh. Hindi ka naman na ikipaglaban talaga eh. Pang-TV, pang-interview ka lang, saka pang-media ka lang eh. Ito, mamang to. Sinasabi nyo, mga ganyan-ganyan. Tapos direktang pagbantaan ng Chinese Army General. Lakas magpantasya nito eh, no? Fantasy. Fantasy over reality, mga tol, no? Ganyan sila nabubuhay. Kahit yung ano nila, yung 10 dash line nila, fantasy lang din nila yun eh. Sabi nga gano'n ng ano eh, sino ba itong tagapagsalita na to? Cartoons lang daw. Cartoons lang daw, mga tol, yung 10 dash line nila. At napakalayo talaga kung pagbabasehan natin legalities na, sa batas. Cartoons lang sila. Amerika, nagkausap si Defense Secretary Gibo Chudoro at US Defense Secretary Lloyd Austin III. Sinong tinakot ng China sa pagbabanta nila? E digirahin nila kami, US. Yung Russia nga, nahihirapan. Yung napakaliit na bansang Ukraine, mga tol, nakakala natin tatalunin ng Russia sa loob ng ilang linggo, mga tol, isang linggo. Umabot na ng 2 taon, eh, no? Diba? Tapos nakakaporma pa rin ang Ukraine sa kanila. Itong China, mga tol. Napapalibutan sila ng napakaraming bansang tinasagasaan nila. Diba? Napapalibutan. Lahat yun, mga tol, pwedeng gamitin ng Amerika laban sa kanila. India, Japan, diba? Ang dami, mga tol. 17 countries o 18 countries yun. Na pag yun ay nagtulong-tulong, anong magagawa ng napakalaking army mo? Wala. Ito, committed raw ang Amerikang makipaglaban para sa ating bansa. At walang karapatan ang China'ng diktahan ang sino man
Ano kayo, China, Diyos? Secretary Austin also reaffirmed the ironclad U.S. commitment to the Philippines following recent dangerous and escalatory actions by the People's Republic of China against lawful Philippine maritime operations in the South China Sea. Both officials discussed the importance of preserving the rights of all nations to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international law allows. Tama. At saka exclusive economic zone yun ng Pilipinas. Hindi yun imbento. Hindi yun gawa-gawa lang ng Pilipinas. Yun ay kinakatiga ng batas. Diba? 1982 UNCLOS, mga tol. Nakapirma mismo ang China dun. 200 nautical miles exclusive economic zone sa Pilipinas yun. Yung Escoda Shoal, mga tol, 75 nautical miles lang yun. Napakalapit sa Palawan. Kumpara mo sa 1,000 plus ata ng ano ng China. Napakalayo sa kanila noon, mga tol. Napakalayo sa kanila talaga. Meron pa tayong 2016 arbitral ruling. Ngayon, paano sila papanigan ng mundo? Wala, sinisira lang talaga nila yung imahe nila sa international community. Nagpadala naman ng mensahe ang Chinese Foreign Ministry sa Department of Foreign Affairs. May oras pa raw ang Philippine Coast Guard na alisin ang BRT Teresa Magbanwa o pagsisisihan to habang buhay. Kaya nga kung merong mga Pilipino rito at kumakampi pa sa China, makatapos ng nakitang-kita naman nating basihan, mga tol, napakaengot ng mga yan. Diba? Mga taksil sila sa bayan, kumbaga. Pero pinalagan yan ng DFP. Inalman na kahit anong mangyari dyan sa West Philippine Sea, hindi talaga tatanggalin o aalisin ang barkong yan. Bakit? Bakit natin tatanggalin yan? Di pagsuko na rin yun, mga tol. PRC propaganda at work. This is part of their intent to portray the Philippines, no, as a mere pawn in this geopolitical tensions that are happening right now in the West Philippine Sea. It is a Philippine national position consistent with the national interest and most importantly in accordance with international law. Tama. Panibagong pananakot lang daw to ng China sa Pilipinas na pag di raw inalis, gigirahin tayo. Di raw maduduwag dito ang armed forces of the Philippines. Hindi nga nila magawang atakihin ang Taiwan eh. Na sinasabi nilang part ng bansa nila eh. Diba? Hindi nga nila magawang atakihin yun. 70 years na nila pinagbabantaan yun eh. Itong China na to, eh, no? Kala mo talaga, bagong panganak lang yung mga tao ngayon eh. Ayon yan kay Secretary Malaya, edigirahin ng China ang Pilipinas. Pero wala talagang tatanggaling barko ang ating bansa dyan sa Sabina Shoal. Pinabantayan natin yung mga possible reclamation activities. There, Teresa Magbanwa is there for Maritime Patrol. It's also doing work on marine preservation. Saka legal yun ha, lawful maritime activity ng Pilipinas yan, naaayon sa batas yan. And monitoring fisheries in that area. Mm. So these are all acts of a sovereign country. So we are committed to keep it there. Yes, karapatan natin yun dahil yun ay soberanya natin. Magpapasindak tayo sa China, talo tayo. Pero pabor akong huwag alisin yan. Tignan natin ngayon kung gigirahin talaga tayo ng China. Diba? Yung sinabi nila, mga aresto sila, wala naman silang nagawa, diba? Wala naman silang naaresto, mga tol eh. Wala talaga, no? Wala talaga. Kayo, pag ginera tayo ng China, lalaban ba kayo? Wala namang magagawa ang mga mamamayang Pilipino eh, diba? Para sa bayan, mga tol. Na alam natin na hindi maganda yan at walang maidudulot na maganda yan sa ekonomiya natin at sa buhay natin. Ayaw natin mangyari yan. Pero kung sakaling darating yan, mga tol, yung mga mayayaman, mga politikong pinagtatanggol ng mga maka-China rito, pro-China rito, yung mga pinagtatanggol nila, yan ang mga unang magsisiliparan paalis ng bansa, ililigtas na nila sarili nila. May mga pera yan, mayayaman yan, kaya may mga bahay yan sa ibang bansa, ay yung mga taga-suporta nila, taga-sunod nila, wala, may iwan yung mga yon. Kala mo ba, porket pro-China ka, ligtas ka na? Hindi ah. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.